Kamusta po kayo mga boss? Welcome back po sa ating channel. For today's video, ito mga bossing ay share ko sa inyo yung personal na nangyari sa akin. Actual na nangyari ito sa akin mga bossing. Ayan, kung makikita nyo, yung pinagtuluan ng ating gasolina galing sa ating carburetor. So ito ay nangyari, tayo ay habang nananakbo ay bigla na lang nag-overflow ang ating unit. Okay? So ito baka may makaka-experience din sa inyo. Ito maganda at mapanood ninyo at para malaman nyo rin yung po pwede nyong gawin at kung ano ba yung po pwede nating paraan para maiwasan natin na maulit ang mga ganitong pangyayari. Okay, so ito ang problema mga bossing, ha? Okay, so bubuksan natin yung ating gripo ng ating gasolina. At ayan, kung mapapansin nyo, talagang napakalakas ng tulo. Halos talaga mauubos yung gasolina natin. At napansin ko lang ito ay habang nanakbo ay nangangamoy at malamig na may tumatasik sa akin pa habang nananakbo. So nung aking tingnan ay ayan niya, at napansin ko rin sa base sa takbo ng unit ay namamalya. So ibig sabihin over yung gas na pumapasok sa ating combustion system. Okay, so nung aking silipin ayan niya, at nakita ko nag-overflow. So mamaya ay papakita ko sa inyo at i-share ko rin sa inyo ang po pwede natin maging diskarte kung paano natin na haharapin yung mga ganyang problema in case na mangyari sa atin ang ganyang pangyayari once na tayo ay nananakbo or po pwede nating gawin para lang may uwi natin ang ating unit. Ay mamaya ay i-share ko sa inyo kung paano ating gagawin. Okay, so ayan, at baklasin muna natin yung ating carburetor para malaman natin kung ano nga ba yung naging problema. So sa mga ganitong pangyayari naman na lagi naman nagiging problema niyan ay possible na napapasakan ng dumi or umi-stack or yung naiipit yung ating pinaka-floater at yung ating pinaka-float valve ay hindi nagsasara ng ayos. Okay, so dito sa pagbabaklas natin ayan, at malalaman natin kung ano nga ba talaga, kung ano ba yung nakapasak or ayaw ba itong bumaba ng ating floater, ng ating float valve. Okay, so ayan, nabaklas na natin mga bossing. So dyan sa part na yan, hindi pa natin makikita ang problema. So makikita natin ang problema once na tinanggal na natin yung ating floater at yung ating float valve. Okay, so ayan, tanggalin natin. So, itong carburetor natin, ano yan? Koso na 28mm. So, ito mga bossing, ang naging problema. Ayan. Kung makikita nyo at mapapansin nyo, yung sa may pinakanala sa loob niya, yan, merong nakapasak na dumi. Hindi ko alam kung ano yan, pero possible na napasama yan sa gasolina. Kaya, sumingit siya dyan sa may pinakapasukan ng ating pinaka-float valve na yan. Okay? So once na kasi na mapasakan niya na kahit na kaunting gabo, kaunting kahit paanong po pwede sumingit na particles dyan sa ating float valve, talagang kahit anong sara ng floater, possible na sisingit yan dyan sa may pinakagilid ng ating float valve. So makikita nyo, tatsilok yan na patilos. Once na masingitan yan, dire-diretso ang paglabas ng gasolina dyan. Okay, so kung mapapansin nyo rin yung ating carburetor ay wala siyang filter. So ang inaasahan lang talaga natin filter dyan ay yung filter na galing dun sa ating mismong gripo ng ating tangke. Okay, so mamaya ay ipapakita ko sa inyo ang gawin natin. Linisin muna natin yan kasi baklas na rin naman, para matanggal na rin natin yung mga dumi at yung mga particles na sumingit. At medyo matagal na rin kasi natin hindi nalilinis yan sa sobrang busy natin, pati yung sarili nating unit minsan hindi na natin naasikaso. Okay, so linisin natin yung mga bossing at buhay na ulit. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano gagawin nating diskarte para maiwasan ulit yung ganyang pangyayari.
So ayun at nalinis na natin, tabo na natin. So dito naman tayo sa po pwede natin gawing prevention para maiwasan na ulit natin yung ganong pangyayari na possible na tayo ay masingitan ng gasolit ng dumi mapasama sa ating gasolina at possible na mag-overflow pa ulit yung ating unit ng dahil lang sa mga duming napapasama sa ating carburetor. Okay, so lagyan natin ng fuel filter. At ayan, kung gano'ng kahaba yung fuel filter, gano'n lang din kahaba yung puputulin nating hose. Okay, so hindi naman kayo malilito sa pwedeng pagkakabit ng ating fuel filter kasi yan naman ay may guide at meron niyang pinaka-araw kung saan talaga ang in at saka out ng gasolina. Okay, so kung medyo hahanapin nyo kung paano, eto, tingnan nyo na lang yung ating video. So napaka-importante rin na kapag magkakabit tayo ng ganyan ay siguraduhin nyo na rin na malagyan ninyo na maka-clip ang bawat dulo ng inyong mga hose para maiwasan natin na tumagas. Okay, so napaka-importante na maiwasan natin ang pagtagas ng ating gasolina kasi baka mamaya dyan pa masunog ang ating unit. Okay, so ayun at naikabit na natin ang ating carburetor at ito na naman tayo sa ating testing time. E, syempre bawat gagawin natin kailangan natin ng pagte-testing. So naka-reserve yung ating unit dahil nga sa halos maubos yung ating gasolina bago natin alaman na nag-overflow pala habang tayo nananakbo. Okay, so ayan at yung mapapansin nyo, problem solved tayo. Hindi na siya nag-overflow na kumpara kanina ay pag binuksan natin yung ating gripo ng ating gasolina ay talagang tuloy-tuloy ang pagdadaloy ng kanyang gasolina dyan sa kanyang overflow ng ating carburetor. Okay, so ito naman mga bossing, ay tuturo ko naman sa inyo at i-share ko po sa inyo ay kung paano naman ang ating gagawin, kung paano ba yung discarding ginawa ko nung habang tayo ay nananakbo ay na-experience natin yung ganyang pangyayari. Okay, so yung discarding ginawa ko dyan mga bossing, ayan kasi kung makikita nyo yung ganyang position ng ating gripo ng ating gasolina, yan ang tinatawag natin reserve. Okay, so kung marami ang inyong gasolina, yan ay nakababa, pero kung yan ay dyan nakaposisyon, yan ay nakapatay. Okay, so ito yung ginawa nating discarte, binuhay lang natin siya ng kaunti. Ayan, pansinin nyo ang ating gripo mga bossing. Ngayon, pag tinanggal natin, ito ha, at pinatingin muna, tanggalin natin ang hose at makikita natin yung supply ng gasolina. Pansinin nyo yung labas ng gasolina. Pagliit ng bukas ng ating gripo, pagliit lang din ng bukas at paglabas ng ating gasolina. So, ganyan lang yung discarding ginawa ko. Kasi once na binuhay mo yan, napakalakas ng supply ng gas yan at talaga mauubos ang gasolina nyo dyan. So, kung naka-reserve, konting bukas lang na inyong gasolina ng inyong gripo, makakatuloy kayo sa inyong pupuntahan. Maaari nyo pang madala sa po pwede nyo pagpagawan kung hindi nyo magagawa at hindi siya mag-overflow ng ganun kalakas kasi ang mauubos lang dyan ay halos ay kaunti lang kasi halos kung ano lang yung nalabas yun lang yun na mako-consume. Okay, so ayan at maraming salamat po sa inyong panonood at nawa po yung nakatulong sa inyo ang video ito. So ingat po tayong lahat and God bless po mga bossing.